So, Y delta power circuit panel overview. Ito po yung ating gagawing topic ngayong araw po. So, isishare ko sa inyo kung ano ba yung power circuit ng Y delta. So, yung latest video natin dito, para hindi tayo malito, so gumawa tayo ng control circuit. So, yung link po ay diligay natin dyan sa ating video description. At maglalagay din po ako ng pinned comment sa ating comment section para po sa mga gustong malaman yung control circuit. So, nakakalito kasi kapag ka isabay-sabay natin to. Kaya ito naman ang power circuit. So, ano ba yung power circuit? Ito na yung pinaka-supply po ng ating mga motor, mga pump natin. So, ito yung supply diagram. So, ito ay 3-phase since Y delta siya. Line 1, line 2, line 3. Ito yung ating i-wire dyan. So, ito yan yung supply. Ito, nakadesign to sa dalawang pump. Pero isa lang yung naka-ano ngayon, naka-connect nito. Kasi ongoing pa itong panel. So, yan. So, mag-focus tayo sa isang pump lang kasi. Yan, since parehas lang naman yan. So, yan. From main circuit breaker, papunta dito sa ating secondary circuit breaker po sa ating pump 1 o motor 1. Tapos yung pangalawa is yung motor 2. Tapos dito na yung una yung main contactor natin. Pangalawa yung delta contactor. Yung pangatlo, yung maliit, yun yung Y contactor. So yan, Y delta. Tapos dito sa baba na yung supply, 6 leads na motor. Yan, yun yung ating pinaka supply na yun papunta sa ating motor. So napakasimple lang, makikita nyo naman sa ating wiring. Yan, yan yung pinaka wiring nya. So line 1, line 2, line 3. Yan, from main bumaba dito sa kanyang secondary na circuit breaker. Yan. So, meron siyang neutral dyan, yung kulay puti. And meron din siyang control circuit. Ito yung kanyang current transformer. So yan, dito na. So yan yung pinaka diagram niya. Yan, courtesy of atechnology.com. So yan, basic na basic po. Yun yung diagram natin sa ating Y delta power circuit. Tapos ito yung actual. Yan, secondary breaker. So pagbaba niya, doon na siya sa ating main magnetic contactor, delta magnetic contactor, tapos yung Y magnetic contactor. So tatlo po yan. Yan, naka jumper lang siya. Tapos naka jumper lang din sa pangatlo dito sa maliit. Tapos pagbaba niyan, punta na yan sa overload relay. So mali lang tong color coding lang dito kasi gumamit sila ng green wire. Dapat ipang ground siya, siguro naubusan yung contractor nito. Pero sakto naman yung connection. Yan, nag jumper lang siya dyan. Tapos dito sa baba, nag jumper din papunta sa ating itong pangatlong contactor para sa ating Y connection. Yan, yung malalaking contactor na yan, yung dalawa, yan yung ating main contactor. Nandyan yung overload relay natin. Tapos yung delta contactor yung nasa gitna. Tapos yung output nyan, yung malalaking wire, yung yellow, green at saka red. Yan. Yan na yun papunta sa ating 6 leads na motor. Yan. So kung meron kayong iba pang mga katanungan, pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section. At saka pakibisita po FB page natin na Electrician's Guide. So marami din po tayo mga post doon na pwede nyong pwede kayong mag-message sa aking directly kung meron kayong mga personal na katanungan. So yan po. Yan, basically yan po yung ating power circuit. Yung ating control circuit naman para sa ating Y delta connection ay nandyan po sa ating video description at sa ating pinned comment.
pwede nyo pong check yon at para malaman natin o matry nyo na gawin yung ating control circuit naman. So yan, so usually po yung control circuit po talaga, especially kapag commercial or industrial setup, no, so meron talaga yung separate na circuit breaker or either transformer, depende kung ano yung supply ng inyong mga ano control devices. Kasi hindi na, gaya nito yung ating power supply is 380 volts, yan para yan sa ating motor, tapos sa ating mga control devices is 220. So meron siyang separate na circuit breaker sa kanyang control circuit, tapos meron din siyang sa ating mga devices, measuring devices, gaya ng pwede nyong lagyan ng voltmeter or ammeter. Gaya nung sa taas, meron siyang current transformer o CT. Yan, so meron ding mga ano control devices natin na halimbawa 110 or 12 volts or 24 volts or 48 volts. So depende yan sa input voltage. So yan, mapapansin nyo dyan sa gilid, meron yang transformer. So depende yan sa setup ng inyong control devices. Basta po yung contact nya ay kakayanin yung ating voltahe ng ating sinusupplyan o yung contact na ating halimbawa magnetic contactor, yung kapasidad nya, yung kanyang voltage at saka current capacity ay akma doon sa ating load. So yan yung pinaka panel nya, dalawang Y delta ito, pero isa pa lang yung pinapagana nito, ongoing yung isa kasi wala pa yung isang motor. Yan, yun yung sa gilid, yan yung circuit breaker, tapos meron din siyang fuse. Yan, yun yung transformer para yan sa kanyang mga indicator lamp. Yan yung puting wire, yun yung neutral, tapos yung tatlo, yun yung hot wire natin. Ang mali lang dito is yung color coding, kasi nga green yung ginamit nila. Yan. Pero yung connection naman is tama siya. So para po pala sa iba pang mga video tutorials like electrical wirings at saka mga actual motor controls po, pakibisita yung ating playlist, mga DIY videos natin dyan. At saka yung ating FB page, comment down below kung ano yung mga katanungan nyo. At saka kung ano yung mga gusto nyo pang topic sa ating mga susunod na videos. Again, ito ang Local Electrician. Maraming salamat po sa suporta at panonood.